Okay, nasa linya na po si Senator Imee Marcos via Zoom. Senator, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, nakikita ba tayo? Nakikita ba ninyo ako all the way to Ilocos Norte? Ayan, tumakbo na ako dito. Ayoko na sumali sa mga NCR plus bubble kung ano-ano. Ma'am, dyan nga po, nabalitaan namin sa Ilocos ay bawal muna yung mga turista na pupunta po dyan at lalo't galing po dito sa NCR plus bubble. Yes, that's right. At kawawa nga yung mga turista at kawawa din yung aming mga tourist establishment. Paghanda ay ng gasolina, nag-ayos ng mga tricycle nila, nag-imbak ng pagkain, aba, wala naman palang traffic. So, kawawa naman. Apa. Lugi na naman, ano ba yan? Apa. So, ma'am, dito ho at may binabagit kayo na talagang gusto nyo pong magkaroon po ng revamp pa. Dito po sa IATF, pero pag ang IATF ang sasabihin, eh sila po nagsasabi na mukhang maganda po ang kanilang performance, pero lumilitaw itong bagong, ito nakakuha na naman ng bagong ano, record, 8,733 new cases. Eh, di ba, hindi ba pwedeng ito yung sasalitang numero ito na hindi po maganda ang performance ng IATF, di ba, Senator? Yes, that's right. Yun ang sinasabi ko. Kasi talaga namang siguro 2-3 weeks na ako nagngangaw-ngaw na talagang ibuwag na yung IATF ngayon. Kasi kung tutuusin, yung IATF parang cabinet din. Sana kumuha na tayo ng talagang nakatutok na permanente na pinangungunahan ng doktor, ng mga scientist, para science-driven. Huwag itong lockdown ng lockdown. Ako, wala naman ang papala sa lockdown kundi gutom at kawalan ng trabaho. Kasi yung lockdown daw hindi naman sinasabayan ng massive testing, ng contact tracing at yung mahiwagang bakuna. So yun yung sinasabi ko. Sana baguhin na natin kasi may trabaho rin yung mga IATF members. Apa. Lahat yan, cabinet member, may pinapatakbo rin mga organisasyon na malalaki. Apa. So dito po no sa IATF, bagamat ito ay siyempre prerogatibo po ito ng ating pangulo kung tatanggalin o hindi. Pero ano po ang tugon nyo, ma'am, dito sa sinasabi na mga bumabatikos daw sa IATF ay namumulitika? Ako naman, kilala naman ako na loyalist Duterte, solid na admin. Apa. Mahirap naman yung miski yung mga kaibigan ng administrasyon, hindi pinakikinggan. Nagsasabi naman ako na hindi naman ito batikos, kundi constructive criticism. Yeah. Unang-una, yun nga, yung mga doktor, ipasok na natin sa IATF na core group para sila yung nagdidikta ng policy. Huwag na yung mga zar-zar na nakakasang na binanggit mo kanina. At saka, yung pala, ibabagsak rin pala yung responsibilidad sa mga LGU. Bakit hindi yung LGU ang umupo dyan? Kasi alam nila kung ano yung enforceable, non-enforceable. At huwag iutos lahat sa polis, pinag-aaresto, pati yung mga medyo may kahinaan ng law, may kahinaan ng pag-iisip. Naku, naaaresto pa, paano ba naman yan? Tapos, sinasabi ko nga, yung private corporation, sila pala magbabayad, bring them on to the new IATF. So, yun naman ang suggestion ko. Kasi, pati itong ngayon, nagkakaasaran sa mga mayor na huhulihin dahil nagpabakuna, they pumuslip daw sa prioridad na listahan. Tapos, sa kabila nun, nasa lista rin pala sila ng priority, A4 nga lang. Yung quick substitution list na yan, ipasok na yan para walang na-aksay ang bakuna. Kakarampot na nga lang eh. Tatapon pa. Yes, ma'am. Kasi may report din na mayigit sa 7,000 doses ang na-aksaya. No? Mukha nasira yung sa AstraZeneca dahil sa mali po yung handling, Senator. Oo nga, rin-eject daw nung Bicol. Nakakagulat naman. Kaya nakakapanghinayang to. Pero yun nga, sinabihan ko na nga dahil iba naman yung issue doon. Yung issue ng baboy. Alam naman niyo sa Ilocos, nabubuhay kami sa kakagawa ng longganisa, magnet, empanada. Nako, wala nang baboy pagka mahal-mahal. Tinatanong ko kung meron talagang paglalagyan ng mga cold storage. Sabi ng cold chain natin, nako, punong-puno na kami. Pag nag-imbak ng maraming baboy dito, hindi nakakayanin. So ang ending daw, magkakaroon ng bulok na baboy, bulok pang bakuna. Ayan na nga, yan ang nangyari. Kasi hindi iniisip kung ano yung cold chain na yan. Saan ilalagay ng mga ice plant, ng mga freezer. Kasi yung mga probinsya, maliliit lang naman ang mga ice plant at mga freezer na facilities. Apo.
Senator, ngayon po talagang punuan na po yung mga ospital at dito po sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa dami po ng mga pasyente. Kaya ngayon talaga yung mga tao naghahanap po ng mga pwedeng masulingan. At dito ho, lumalabas po itong isang bagong gamot o parang pwede lang itong panglaban sa COVID, yung Ivermectin. Ano pong sabi niyo rito, Senator? Well, sa totoo lang, hindi ako doktor. Ano? Ayoko magdunong-dunungan. Apo. Ang alam ko, pareho lang natin. Ang akin kasi, yung Ivermectin, sabi nga nila, nagpe-pending daw sa FDA. Obligasyon ng FDA at ng DOH. Alamin ko ang makakatulong talaga yan. Ang pagkaalam ko, talagang ginagamit ng ating veterinaryo yan dito sa bukid. Pangbulati ng mga baka yan eh. Kaya hindi ko masyadong kabisado. Pero sabi nila, in a few months daw, lalabas na daw yung human use. It's not naman daw dangerous kapag maliliit na dosage, pero wala namang epekto, kailangan massive dosage. Tignan natin in the next few months. Pero ang akin lang sa FDA, nangako kayo sa Senate, 2 linggo, ipapasa, yes or no, sa lahat ng nag-a-apply. Eh bakit nagdadaing itong mga ito na last year pa, hindi man lang pinansin, deadma lang daw. E paano naman yon? Apo. Okay, at dito po sa gitna po ng pandemya, kinakailangan talagang i-balance, ma'am, di ba? At kayo po bilang sa Economic Affairs, no, dyan po sa Senado, paano po ito? Kasi talagang, ang sabi nga ng gobyerno, ang ayaw tawagin ng, ano, ng lockdown, kasi kapag may lockdown, may ayuda. Kaya ito NCR plus bubble. Pero paano po natin gagawin at makatutulong sa ating mga kababayan? Kasi talagang hirap po lahat eh. Dito po sa NCR plus bubble, eh, ang dami naman apektado, yung mga restaurant, kung ano, eh, talagang grabe ho, mga manggagawa. So, kayo po sa Senado, ano mga pwede po natin gawin para makabangon agad sa lalong madaling panahon yung ating ekonomiya? Yes, gustong-gusto ko talaga na magkaroon ng tulong sa ating mga mamamayan. Ito nga, hindi ako against sa lockdown. Ha? Okay talaga yung lockdown. Pag kinailangan, talagang i-lockdown na per kalye, per sitio, per barangay. Yung maliitan lang, yung granular na tinatawag. Pero walang silbi ang lockdown na yan kung walang kasamang dalawang bagay. Unang-una, sabayan niya ng testing. Asa na ba yung mga test kit na milyon-milyon na pinamili? Asa na yung ating mga contact tracing app na kung ano-anong dinemonstrate, pati yung bakuna. At kasama nito, eh, yung trabaho. O kung hindi trabaho, yung ayuda. Wala na daw pera ang gobyerno para sa ayuda. Pero nakikita ko sa ating budget, meron namang trabaho para sa panahon ng pandemya. Yung tinatawag kong tropa. Give small jobs, kahit pansamantalang jobs muna, at konting ayuda na yan para sa bawat pamilyang Pilipino. Apo. Talagang sobrang hirap, ang daming naglilimos. Ngayon pala, lalawakin pa daw yung NCR plus plus bubble pro max, ewan ko ba, basta palalawakin pa daw at sasakupin na daw yung Batangas at Pampanga. Apo. So ma'am, ito, marami kasi mga naglipa na mga fake na, no, mga COVID results. Eh marami naman nagtatanong, di ba ang daming mga nagbigay ng donasyon, pero bakit ang mahal daw ng bayad kahit na sa mga government hospital? Baka pwede pong pakisilip ito, Senator. Yes, that's right. Hindi ko nga maintindihan yan. Kasi billion-billion ang pinambili natin ng test kit. Pagkatapos may 10 million pa na dinonate ang private sector, pati ng mga world organization. Bakit? Napakahirap pa rin at napakatagal ng magpa-testing at babayaran mo pa. At saka, eto nga, yung sa bakuna, asa na yung bakuna? Umamin si Presidente na yung bakuna daw na pinamili ng gobyerno, eh wala pa. Eh ba't ganun? Nagtataka talaga ako kasi pinagbawalan ang napakalalaking industriya na mag-import. Samantalang kalahati, idodonate sana nila sa atin. Idodonate sa taong bayan, sa mahihirap, sa walang kakayahan na bumili. Abay, pinagbawalan ba naman ang lahat ng gumagawa ng alcohol, lahat ng gumagawa ng soda, drink kasi may asukal, masama sa katawan. Lahat ng breast milk, lahat ng gatas, bawal daw yon. At lahat na nagtatanim at gumagawa ng sigarilyo at tabako. Eh para sa akin, sa panahon ng pandemya, eh ibaban mo yung malalaking mga korporasyon. Lahat ng Andrew Tan, San Miguel, Oishi, Nestle, Magnolia, Alaska, tatanggalin mo lahat yan. Abay, sino na lang tutulong sa atin? Eh sabi nga ng gobyerno, hindi nila kaya. Tapos yung mga
Chinoy, yung mga taga Binondo, Chinese businessmen natin dito sa Pilipinas, pinagbawalan rin bumili kasi ang sabi, baka pagkakitaan. Abay, kung may duda kayong ganyan, lagyan ninyo ng safeguard. Mm-hmm. Pero wag pagbawalan. Magandang loob na sila na mag-i-in charge sa kanilang empleyado. Mm-hmm. Ibibigay pa yung kalahati sa atin. Papa. Ano bang problema niyan? Mm-hmm. Tsaka bawas cargo na po ito sa gobyerno kung mapapanakunahan nila. Mm-hmm. Ang laking bawas cargo niyan kasi talaga nang mananagutan sila sa kanilang pamilya, sa kanilang kaibigan, sa mga empleyado at korporasyon nila. Tapos 50% idodonate pa. Ano pa gusto mo? Pambihira, dito lang yata sa Pilipinas yung private sector ang bibili ng bakuna, sa ibang lugar yung gobyerno. Tapa. Panghuli po, Senator, inyo pong mensahe sa ating makababayan sa gitna po ng dinadanas po nating matinding krisis pangkalusugan. Ito pong pandemya. Yes, sa kabila ng lahat ng hirap na dinadanas natin, at sabi nga dito sa Ilocos, napakaaga daw ng penitensya. Talaga naman, nauna sa mahal na araw. So hopefully, pagdasal natin na magkaroon tayo ng mas maayos na pamumuno at mabigyan ng tropa ng trabaho at ayuda ang bawat pamilya sa panahong ito. Hindi pwedeng lockdown ng lockdown, hindi pwedeng angal tayo ng angal. Constructive criticism lamang at mahal na mahal natin si Presidente. Kailangan siguro tulung-tulungan natin at tayo lahat ay mag-ingay na kailangan natin ng tulong din. Senator, marami salamat po sa inyong oras dito po sa DZXL Armen. Good morning, ingat ho kayo lagi. Thank you. At kayo rin, ingat. Mahirap yung 8,700 plus plus. Apa. Bye-bye. Bye-bye. Good morning.